ituturo sa inyo kung saan ito yung naglugmok sa mga manggagawa. Endo. No? Yung endo nga, ito tractorization. No? Yan yung endo. Yan yung natawag natin doon sa policy nila na cheap and docile labor policy ng IMF World Bank. Anong ibig sabihin yan? Yung cheap and docile labor policy, no? Hindi makakahingi ng karagdagang sweldo ang mga manggagawa, no? Dahil doon sa pag-cartel ng karapatan ng mga manggagawa, no? Sa kanilang karapatan, no? Yan ang ano diyan. Now, yan, katulad din ba ngayon, may contractualization, may endo-endo. Paano makakapag-regular ang mga manggagawa? Then after 6 months, itanggal na. Pagkatapos yung kanilang regularization, regular sa agency, which is violative of the law. Eh, sir, may dami nagtatanong sa akin, mga supporters dito. Eh, kayo daw ba? Baka daw nabayaran daw kayo, kayo nagpunta daw kayo dito. No. Ano nabayaran? Kasi tabi ano dito, sa comment section. Hindi, sabihin niya, ako sino man nagsasabi ng bayaran, Brad, nako Diyos, ay, hindi ko. Ito, kusa kami dito. Hindi ako mangbang. No, umaga rito. No, kung hindi ko pwedeng tawag ito, ikumpara. Yung panahon namin doon, panahon ni Marcos, at ang panahon ngayon, lugmok na lugmok tayo sa kahirapan ngayon. I am the living witness. Sir, follow-up question po sa ano, sa regarding sa MOA ng Rappler at Comelec. Okay. Nagpahayag po yata kahapon si Pastor Kiboloy ng SMNI na kung meron daw ang MOA ng Rappler, dapat meron din ang SMNI. Ano pong masasabi niyo po? Yeah, payag din lang, po ba kayo? Hindi lang SMNI. Dapat lahat ng mga outfit, no, to make it fair and square ang labanan. Hindi mo dapat ibigay sa isang particular na hindi naman actually legitimate network, eh, yung Rappler. Eh. At this is SMNI, legitimate, no? At ang fair, one of the few, I'm sorry ha, tama ba ko? One of the few media outfit is SMNI, if not the only. Ha? If not the only. Wala akong nakuha ng ano ha, kay Kibuloy ha, hindi ako binihara na Kibuloy. Bagawat si Abe, Mike Abe, malaki utang sa akin. Sabi mo sa kanya. Nakaibigan kami ni Mike. Thank you po. Ayun mo na yun, i-scratch mo na. Opo. Pangalan nila, sir? Ha? Pangalan po ninyo? Nick Elman. Nick Elman, ng dating KMU. Spokesman, ay kayo, dating spokesman. National spokesperson ng KMU. Anyway, wala na pala ang KMU ngayon, no? Meron pa. Pangalan. Yan ba yung ano, Kilusan Matampuhin Kunggoy? Ewan ko, di ko alam. Hindi ko alam. Ano na po ba ang ano Kilusang Marcos ulit? Kilusang Marcos ulit. Hindi, Kilusang Marcos ulit. Kilusang, kaya pala KMU, Kilusang Marcos ulit. Ayan. Yes, sige, sige. Okay. Ano yan? May isang masyas lang. Salamat po. Sabay ka sa amin. Hindi, Hello po, magandang hapon po sa inyo, sir. Ito yung boss namin. Sir, yung sinabi mo kanina, regarding kanina, napaka, medyo mainit-init ka kay James Jimenez kanina. Pero, sir, ba't ganun na lang yung thinking mo na hindi pa pwede ang Rappler talaga? Batid naman ng sambayan ng Pilipino na ang Rappler ay suportado ng kayuhang alam natin kung sa mga nagsusuri sa alagay ang pampolitika ng sandaigdigan, ang National Endowment Democracy ay isang frente ng US-sponsored na mga pakikialam sa iba't ibang mga bansa katulad sa Latin America. Ngayon, parang dito nais na may lang guluhin itong ating bansa. Kaduda-duda ang pakikipagsunduan nitong si Jimenez na maski ang ilang mga commissioner ay pinaigod niya. Wala pang Comelec and Bank. O walang, hindi pa naman nagtatalaga ang Pangulong Duterte ng papalit doon sa dalawang commissioner na nag-resign, ay nagmamadali itong si Jimenez. At ang pinili pa niya ay itong Rappler na napakababa ng kredibilidad dito sa ating bansa. So it means, sir, wala pong alam si Pangulong Duterte sa panahon na to na patungkol dito sa Rappler na pumapasok mismo sa Comelec? Ang malinaw dito, ang Comelec sa pamamagitan ni Jimenez na isang spokesman lang,
Director, ang siyang naggumawa ng kasunduan dito sa Rappler. Ang Rappler, alam naman natin, ay pinondohan at umamin ito, may kaso nga ito sa kasalukuyan. Pinondohan to ng dayuhang institusyon. May hindi nga maituturing na media outfit ngayon ng Rappler. Question ako, sir, regarding din. Meron na bang ebidensya na itong Rappler na nga ba talaga na nanggaling sa kanila, na sila na nga ba talaga? May papel na ba? Meron na bang MOA na sinasabi natin kanina? Hindi ba ito? Ito nga yung Comelec mismo ang nagsabi nito, nakasunduan sa Rappler. Kaya nga nagsampa si Soljen na kalida ng reklamo laban dito, na bakit Rappler, bakit exclusive? Ang tanong natin dapat suriin, malaman ng mamamayang Pilipino, may nilulutong senaryo ang Comelec at ang Rappler na napakababa ng kredibilidad sa ating bansa. Ang malinaw dito, ang Rappler ang pinakamababa ang kredibilidad, at hindi man lang maituturing itong big outfit sapagkat nirebok ng SEC ang kanyang permiso to operate. Kaya nga nag-apila pa lang ang Rappler. Pero malinaw na inamin doon sa unang paglilitis na ito na ang Rappler ay sinusuportahan ng dayuhang pwersa, particular ang National Endowment for Democracy. Tama naman din sinabi mo, sir, no? Anyway, the Rappler is hindi naman media outlet yan, it's a foreign agency. Hindi na nga media, yun nga ang kaduda-duda. May ano kakayahan ng Rappler sa Makapit na makipag-agreement, kasunduan sa Comelec? At bakit itong malalaking media outfit ay hindi kasama? Ang ibig sabihin nito, halimbawa, ang Manila Exclusivity Times, pala talaga yan? Exclusive lang sila talaga? Yun ang nakalaya. Kaya nga, ayaw nyo ihayag ang kasunduan. Ano yung kasunduan? Kaya nga dapat maribong yung kasunduan na yun. Dahil, bakit Rappler? Ano kakayahan ng Rappler? At ang Rappler, nakaduda-duda ang kanyang karakter? Kaduda-duda dahil nanggagaling ang kanyang pondo sa dayuhan, National Endowment for Democracy? Sa nakakaalam sa geopolitics sa ating bansa, sa buong mundo, ano ang National Endowment for Democracy? Ito ang kasangkapan ng Estados Unidos, partikular ng Central Intelligence Agency, para guluhin ang maliliit na mga bansa at pinangunahan ito sa Latina America. CIA front. Conduit. Malinaw ito sa mga nag-aaral ng political science. So sa mga kagawid, si Rappler is a form of the front lang ni CIA? Definitely. Sa mga nagsusuri sa kalagayang pampolitika ng daigdig, malinaw ito na pinakita ng kasaysayan na ito'y binuo dahil noon, covert operation sila. Nag-covert operation noong 1983, kaya nalikha ang National Endowment for Democracy at ito pumupondo sa Rappler. At napatunayan, kaya nga na-revoke ang lisensya nitong mag-operate as a corporation itong Rappler. Eh bakit naman, tinatanong natin, itong na-revoke, nakaduda-duda dahil doon sa mga disinformasyon, eh siya ang inilagay na kapartner ng Comelec. Ano lulutuin nila? Para lutuin nila na halimbawa ipalabas sila katulad ng ginawa nila noong 1986. Ano yung 1986, sir, na problema na? Nung nagkaroon ng snap election between Marcos and Cory Aquino, na biglang itong mga yung tinatawag natin na mahawak sa computer, biglang nag-walk out lahat at pininta na magkaroon ng dayaan para biguin nila muli ang sambayan ng Pilipino. Ito yung kasi isyong dapat malaman ng mga mamamayan. Ano ang katangian nitong Rappler? Ito yung hindi kapanipaniwala, sir, na hindi matatawag ng media outfit. Alam sir, naman niyo, media sir, let's go back to the question. Anong nangyari noong 1986 at baka pa ulit daw? Noong 1986, kumirente rin, hinretang ng PREL, ipininta na nagkaroon ng dayaan at as ito, planado na upang hindi maging kapanipaniwala ang snap election na ginawa noon ni Pangulong Marcos. At the rest is history. Ano nangyari noong 1986? Nangyari yung Pebrero, pero batid natin na yung Pebrero na nangyaring people power ay pantakip lamang sa tahasang pakikialam ng mga dayuhang puwersa dito sa ating bansa. Ang 1986 so-called People Revolution ay peking revolusyon. Kung kaya nga sa loob ng mahigit 35 taon na nahimik ang mamamayan, ngayon ay nais nila muling biguin ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kasunduan ito ng Comelec at Rappler. Hindi napapayag ang sambayan ng Pilipino sa ganitong uri ng sistema sa ating bansa. Ako na totoong people's power.
So sa makatawid, parang kanina nasabi mo, may banta ng sambayan ng Pilipino. Kapag, kung nagkataon, maulit yung 1986 nga na naging problema noon, eh, magkakaroon ng people power. Huwag natin tawagin ngayong isang kasi yung people, gasgas na gasgas na. Makikita nila ang tunay na pagkilos ng sambayan ng Pilipino sa mahigit 35 taong pananahimik. Nakikita ngayon ito, nais natin ng isang mapayapang pagbabago sa ating bansa. Huwag nawang biguin ito ng mga iilan sa ating lipunan. Ang kutsabahan ng mga Dilawan na nagpalit pa ng kulay, na kulay pink na yun, pero sa totoo lang, nagpalit sila ng kulay, mga mukha nila, hindi naman nila pinagpapalitan, sila pa rin yun. Sila pa rin yung nakukutsabahan na sa loob ng mahigit 35 taon ay binigo nila ang sambayan ng Pilipino. Binigo nila na nahimik ang sambayanan. Ipininta nila na si Marcos ay masama, si Marcos ay magnanakaw, si lahat ng paratan. Hindi na nahimik ang sambayanan. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon muli tayo na marinig ang tunay na tinig ng mamamayan. Ipinakita ng lahat ng mga sarbi kung sino nangunguna. Pinakita na lang, ito ba yung gusto nila, biguin nila muli. Biguin nila ang sambayanan, hindi na papayag ang sambayanan. Mahigit 30 taon na silang pinagbigyan. Mahigit 30 taon na nanahimik ang mamamayang Pilipino. Itatakda namin na ang bulat na sambayan ng Pilipino ay gising na sa katotohanan. Maraming salamat. Kaya BBM Sara ang tunay na magtatagumpay dito sa atin. Nanonood si Apo, anong masasabi mo kay Apo? Pumbuhay. Okay, kung nanonood si Apo ngayon, si Apo Bibi. Apo Bombong, Bar. Si ang aming tawag namin sa ating susunod na Pangulo, Bombong Marcos. Nasa likod po niyo, nasa tabi niyo ang buong sambayan ng Pilipinong bulat. Bulat na nagtataguyod ng tunay na adhikain at paninindigan, na naninindigan kami na ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ang Pilipino ang hari, ang Pilipino ang pari, ang Pilipino ang may-ari sa kanyang sariling bansa. Mabuhay ka, Apo Bombong. Salamat po. Thank you, sir. Narinig niyo sila. Narinig niyo si Kuya. Ayan.